Nababahala ang ilang eksperto sa magiging komposisyon o kabibilangan po ng Senado sa susunod na administrasyon. Sa ngayon, si Riza Ontiveros, Senator Riza Ontiveros lang ang miyembro ng oposisyon na posibleng makapasok sa Magic 12. Ayon kay Attorney Michael Yosinco ng Ateneo Police Center, magiging dominado ng political dynasty ang Senado, kaya malaki ang posibilidad na umusad ang charter change. The fact na magiging dominated by political dynasties yung Senado, no? That sounds the alarm for me. Yung possibility of charter change, no? Kasi alam mo naman, di ba, ang laging nag-o-oppose sa charter change ay yung Senado, di ba? Ang Senado yung pinaka natatawag natin na independent voice. Naniniwala naman si dating UP College of Public Administration Dean Dr. Fe Mendoza na posibleng magkaroon ng bagong oposisyon. Yung fiscalizing role, yung sa checks and balance natin, will be very challenging sa emerging composition ng Senate ngayon. Si Senator Nancy, tapos si Senator Poe, tapos kung magpa-partner sila with Senator Risa, maganda yun kasi the ladies in the Senate who are ladies of substance and will really do their best in order to assert the independence of the Senate. Samantala, lumutang ang pangalan ni na Senador Miguel Subiri, Grace Po, Sunny Angara, Cynthia Villar at Amy Marcos bilang susunod na Senate President. Inendorso naman ng National Unity Party bilang House Speaker si re-elected late Congressman Martin Romualdez na pinsan ni dating Ferdinand Marcos o Ferdinand Romualdez Marcos Jr.